Sinimula na kanina ng Komite sa Kamara ang pagtalakay sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin kahit mababa naman ang farm gate price. Sabi ng United Broiler Raisers Association, nasa 90 hanggang 95 pesos kada kilo ang farm gate price ng manok ngayon. Pero sa merkado, higit doble o nasa 180 hanggang 190 pesos pa rin. Puna ng isang mambabatas, malaki rin ang agwat ng farm gate at retail prices ng bigas batay sa monitoring na ipinakita ng Department of Agriculture mula nitong Enero hanggang Abril. Yan ay kahit sinabi ng isang grupo ng supermarkets na nasa 8% hanggang 10% lang ang idinadagdag nila sa presyong ipinapasa ng traders. Sino ang kumita rito? I think the programs and intervention made by the Department of Agriculture is not enough. The farm gate price is relatively low compared to the retail price due to several factors including processing, transportation, and marketing cost incurred between the farm and the consumer. Pag sinabi ho ng trader, ito yung ginastos ko eh. May gasolina ako, may mga taxes ako. Sapat na po ba yun? At hindi na ho ninyo chinecheck sa kala Ubra o sa mga food manufacturers natin, magkano po yung kuha nila sa inyo? Kasi versus dito sa sinasabi na ng trader, tell them, hoy, sobra yung presyo mo. There are certain commodities po, Mr. Chair, that we are trying, we computed for the cost build up from the farm gate hanggang makarating po sa retail. Pag sinabi po nilang divisoria, our apologies po, Mr. Chair, Your Honors. Hindi na po namin matanong lahat ang mga taga-divisoria kasi medyo mahirap pong mag interview sa divisoria. Ayon sa opisyal ng DA, nagpanukala na ang ahensya sa Pangulo na magkaroon ng buffer fund para sa pagbili ng gobyerno ng bigas at iba pang pangunahing bilihin na pwedeng ibenta sa mababang halaga sa mga lugar kung saan manipis ang supply o sobrang taas ng presyo. Pero ang hanap ni Tulfo, agarang solusyon. Humingi siya ng katiyakan sa mga ahensya na bababa sa susunod na linggo ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero nabigo. Wala po akong masabi na very specific na next week bababa na ho yung presyo. But the whole government must address the problem holistically and united. Short of arm twisting, I don't think prices will go down next week unless we sell at a loss. Lumabas din sa pagdinig na wala pang nabibilanggo dahil sa overpricing o profiteering sa agricultural products. Kaya panawagan ng mga kongresista sa DA at DTI, higpitan ang pagbabantay laban sa posibleng pananamantala sa presyo ng traders at middlemen. May mensahe rin ang liderato ng Kamara sa mga trader. Kung masyadong matakaw lang sa kita, sabihin natin, i-moderate nila yan. Kasi kung hindi, may mananagot dyan. Baka next week, pag hindi pa sila tumigil, may masasampulan na. Plano ng Kamara na ipatawag sa susunod na pagdinig ang traders at middlemen ng mga pagkain at pangunahing bilihin. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.